Yun ang aking purpose, kaya ako nagsishare para ma-inspired ko pa yung mga maliliit na sari-sari store owner na pag ikaw nagsipag, gumising ng umaga, kasi nakikita nyo sa vlog ko, alas 5 pa lang nasa palengke na ako. Pagdating ng 1 PM, hindi ako nagtutulog-tulog. Pagdating ng gabi, late na ako nagkuklose. Kaya nakakabenta ng mas malaki ng konti. Diba? Yun ang gusto kong maka-inspired ako sa aking kapwa sari-sari store owner na sila, pumibenta lang sila ng 1,000 pababa. Hello everyone, welcome back again to my channel, Rose Jam 11, ang ST ng Bayan. Good morning sa aking mga viewers, followers, subscribers. So ito na naman tayo, balik tayo sa segment ng kapag may katwiran, ipaglaban mo. Kasi may nabasa ako sa aking comment section. Although, may mga kapwa na akong vlogger na nag-feed sa akin na mga ganito, ganire, ganyan. Pero sabi ko, ayaw ko mag-entertain ng negative thoughts. Kaya sabi ko sa kanila, lampake. So yun, so mayroon nag-comment sa aking comment section na ito eh, nice naman yung kanyang comment. Kaya sasagutin ko. So sabi niya, hindi ko na pangangalanan, no? Good eve is tea. Bakit ikaw binablog mo ang sales mo? Bakit yung iba... Hindi daw, kasi daw delikado at hindi dapat i-vlog para sa safety ang owner. So ayan, so may nag-reply sa kanyang comment, sabi naman, nasa subdivision naman siya. Hindi basta-basta nakakapasok sa subdivision. So ayan. So ito ang ating lilinawin kung bakit nga ba ako nagsishare ng aking daily sales, di ba? So ayan. So 10 months ago po. Na nag-umpisa pa lang ako mag-vlog, mayroon ako niya nasa video ko na nag-share na ako ng aking benta sa isang araw. 10 months ago. So 10 months ago, wala naman ako narinig na issue na bawal mag-vlog ng daily sales mo, diba? At saka magkano lang din naman ang sinishare ko sa inyo, wala naman po sa million, wala naman po sa 100,000 na daily sales. Kasi ako, ang daily sales ko lang, inasa tens, 100,000s lang. Diba? Nandun lang tayo. So, syempre, kung ako ay nagsisales, bumibenta sa isang araw ng mahigit 100,000 to million, hindi ako magsishare. Syempre, isipin ko yung safety ko dahil malaking pera na yun. Pero ako, dahil hindi naman ganun kalaki nga yung aking benta sa isang araw, sinishare ko. Kasi marami akong mga viewers na nai-inspired pag sinishare ko sa kanila. Dahil nakikita nila sa akin kung gaano kasipag si ST kaya nakakabenta ng ganun kalaki. Na hindi naman kalakihan sa ibang malalaking sari-sari store. Kung wholesaler ka, mas malaki pa sa'yo. So, hindi mo ma-appreciate yung benta ko dahil maliit lang yun. Pero ang ibang kasari, ang ibang viewer na bumibenta lang sila sa isang araw ng 1,000 pababa. Pag napapanood nila yung aking share na aking benta na bumenta ako ng 10,000, 12,000, 14,000, may inspired sila. Diba po? Yun ang aking gustong mag-share. Yun ang aking purpose, kaya ako nagsishare para ma-inspired ko pa yung mga maliliit na sari-sari store owner na pag ikaw nagsipag, gumising ng umaga, kasi nakikita nyo sa vlog ko, alas 5 pa lang nasa palengke na ako. Pagdating ng 1 PM, hindi ako nagtutulog-tulog. Pagdating ng gabi, late na ako nagkuklose. Kaya nakakabenta ng mas malaki ng konti. Diba? Yun ang gusto kong maka-inspired ako sa aking kapwa sari-sari store owner na sila, pumibenta lang sila ng 1,000 pababa. Pero pag nagsipag pa sila, akahan nila yung gising nila, late na sila matulog, makakabenta sila ng malaki-laki. So yun ang gusto kong i-share. Marami nagpi-PM sa akin pag ako nagsishare ng aking benta. Madam, na-inspired po ako ng sobra. Madam, magsisipag na po ako para ako makapagbenta na rin ng ganong kalaki. Madam, kung ikaw ay 3,000 a day, ako 300 a day. Pero grabe po ang kasipagan mo. Kaya gagayahin kita dahil na-inspired ako sa iyo. Diba? Ang sarap sa pakiramdam, makabasa ka ng ganun sa iyong comment section. Yung iba nagpi-PM pa sa akin personal. So ako, ang ginagawa ko, I keep on posting kung ano pa sa tingin ko yung makakapag-inspired sa aking mga viewers. Pag ako nag-share, may disclaimer yan. Diba? Kung saan pupunta yung aking kita. Kasi kinabukasan, i-rolling ko agad yan, nasa Emilus na yan, nasa... pure gold na yan o kaya nandun na sa aking smart padala.
Kung ikaw ay taga-subaybay ni Esti, no? Alam mo yan eh. So ang iisipin mo, hindi kayabangan eh, hindi sa pagyayabang, no? Kundi makakuha ka ng inspirasyon kay Super Tindera na sa araw-araw na kanyang kasipagan, kumikita siya ng medyo maliki na ngayon. Kasi sinishare ko din naman sa inyo na nag-umpisa lang ako sa 300 na benta. So bakit ako nakakabenta na more than 10,000 nung Pasko, December, first time in the history, nakabenta tayo ng 26,000? Diba? Maliit lang yun para sa mga malalaking sari-sari store, mga wholesaler. Pero bakit ako sinishare ko sa inyo yung ganon? Diba? Kasi nga, gusto ko malaman nyo na kahit papano yung aking tindahan na nasa loob ng isang subdivision na nasa 200 lang yung kabahayan, pumibenta ng ganong kalaki dahil lumaki na rin. Nagkaroon ng mga extra income. Diba? From 300 na benta to 26,000 na benta, first time lang yun. Diba? Proud ako nun at gusto kong i-share sa aking mga viewer para sila ma-inspired. Kasi yung iba, nasa ibang bansa, marami din ako mga viewers sa ibang bansa na nag-PPM sa akin, Madam, pag uwi ko, magtitindahan din ako sa loob din kami ng subdivision. So may iisip nila na sa loob ng subdivision, wait lang. So ayun, balik ako. So may isip ng aking mga viewers na sa ibang bansa na pag uwi nila gusto nila mag-business na kahit nasa loob lang sila ng subdivision na kumikita pala more than 5,000, 10,000, 15,000. Pag Pasko, kumikita ng more than 20,000. Diba? Diba marami nag-PPM sa akin, Madam, you're my inspiration. Madam, pagpatuloy mo lang yung ginagawa. Naiyak ako guys kasi... Alam mo yun, ang sarap makabasa sa comment ng mga positive, yung mga i-uplift ka, yung wala nga ako mabasang negative eh. Kasi yung pinapakita ko is kapositibuhan. Kaya yung nagre-reflect sa aking mga comment, mga positive din. Na ay, ang galing madam, sana all madam, na-inspired ako madam, gagayahin na kita. Diba? So patuloy pa rin ako nagsishare. Wala mga kapagpigil sa akin, no? Kundi ako lang din. Kasi si Whitey nga, hindi ako pinipigilan, puro din papuri ang sinasabi sa akin. So sino magsasabi sa akin na huwag ka mag-vlog ng daily sales mo? Pero ako, kung alam ko, more than 100,000 to million na yung kinikita ng aking tindahan, bakit ako mag-share i-unlucky nun? Diba? Depende po yan. Case by case po yan. Depende rin sa purpose ng pag-share mo kung bakit ka ba nag-share. Nagmamayabang ka ba? O gusto mo makapag-inspire? Diba? Yun ang tanong. Kasi ito, mag-compare tayo. Mayroon isang vlogger na nag-share ng kanyang benta ng 10,000. May isang vlogger na nag-share ng kanyang benta ng 100,000. Pero bakit pinapanood yung maliit lang yung benta? Kasi hindi lahat ng viewers, hindi lahat ng kasari tumitingin sa pera lang. Diba? Kasi alam nila wholesaler ka, malaki ang tindahan mo, malaki talaga yung benta mo. Pero pag alam nila na nagsisipag ka, nagniningkamot ka, nagdadagdag ka ng mga paninda mo para naman lumaki yung benta mo, nai-inspired sila doon. Diba? Kasi ako gusto ko lang dito sa aking pagiging isang vlogger, yung transparency. Gusto ko maging transparent sa inyo. Nakikita nyo naman, alas 5 pa lang, nasa palengke ako. Hapon, hindi ako makatulog kahit gustuhin ko man dahil sayang yung benta. Sa gabi, kahit gusto ko magsara na maaga, umaabot ako ng alas 11. Diba? Kasi nga, may nabili pa. Sayang naman. Kaya dahil dun, nakakabenta tayo ng malaki. Diba? Kasi sa malalaking tindahan, wholesaler pa, mayat mayan yan. Baka yung isang araw ko sale sa'yo, isang customer mo lang. Diba? O di wag ka talaga mag-share. Kasi matitiktikan ka ng mga masasamang loob. O, at wag mo rin iisipin, nasa isip, no, baka ma-hold up ako, baka maano, baka pasukin ako. Kasi ina-attract mo yung negativity. Baka mangyari nga sa'yo, diba? Kasi ina-attract mo siya. Pero sa akin, ako, ang nasa isip ko, kaya ko sinishare para makapag-inspired. So yun guys, balik ako. May bumili na. So, ayun nga. So, ang purpose ko talaga dito, makapag-inspired po. Lagi ako may disclaimer pag nagsishare ako, na huwag po mangumusta dahil may paglalaanan. Bago man ako mag-post sa YouTube, kung mas malaki yung na-share ko, nag-share din ako ng 6 days ko na umabot ng 6 digit, pero bago ko yun i-post, nandun na sila sa safe place, diba? So, bago pa ako, kung mayroon may masasamang loob, bago pa nila ako sa, anuhan, pag-isipan na masama, nandun na sa Emilus, nandun na sa Pure Gold, nakapamili na ako ng mga paninda. Sige, gusto nila, kunin nila yung isang box ng Alfonso dyan. O sige, kunin nyo na lang yung pinanggrocery ko kasi wala na akong hawak na pera. Dahil ang pera ko dito sa aking tindahan, umiikot-ikot lang. Diba po? So yun ang aking ano.
So kung malaki ang benta mo, huwag ka talaga mag-share. Bakit mo sinishare? Yan laki-laki na. Kasi hindi naman lahat po ng viewers tumitingin sa malaki. It's not all about money. It's all about inspiration. Yung nakukuha nilang inspirasyon sa'yo. Diba? So huwag ka rin magsabi ng huwag dapat i-vlog, hindi dapat i-vlog. Kasi may mga vlogger na masaya silang isinishare kung magkano yung kanilang benta sa isang araw. Kung nakabenta man sila ng 3,000, masaya sila at gusto nilang i-share yun dahil may mga kasari din na hindi mo mabenta ng 3,000 below lang doon. Pag napanood nila yung kanilang fina-follow na vlogger, nai-inspired sila. Na kung kaya ng isang vlogger bumenta ng 3,000 a day, kakayanin din nila. Yun ang aking gustong iparating. So ngayon marami nagpi-PM sa akin. Ang sarap magbasa ng comment. Alam niyo, ang pinaka-favorite ko talagang sa comment section sa aking epi page Rose Jam 11, nagpi-PM sila. Hindi ko man sila mabasa agad-agad dahil marami akong ginagawa. Pero pag nagbasa ako, lahat uplift, lahat appreciation, lahat positive, 'di ba? Sasabi nila sa akin, "Madam, mula nung pinanood kita, naging masipag na ako." "Madam, bakit ngayon lang kita napanood? Sana noon pa." "Kakapanood ko pa lang sa'yo, na-inspired na ako." Di ba para sa akin, parang I serve my purpose. May chicken toast. So yun guys, may commercial. Pabagsak na yung luha ni ST, kaso may mga dumating na bumili kaya nawala. So ayan. So balik tayo dun sa aking topic. So alin na ba tayo? So ano ba ang purpose ng pag-share natin ng ating daily sales? No, ito, nagkaroon ng pandemic. Naapektuhan yung tindahan natin. Noong time na yun, naalala ko, nag-share din ako ng aking daily sales. So ayun, nag-share din ako noon na matumal dahil pandemic dito sa amin, may nagpositibo. Magkano lang yung benta ko sa isang araw noon? Umabot lang ako ng 4,000. Sabi ko, not bad. Ang importante, may benta. Masaya pa rin tayo. Kasi lagi ko itong sinasabi, maliit man o malaki ang benta mo sa isang araw, kailangan mo yun ipagpasalamat. Kasi blessing yun, di ba? Pero siyempre, kung ikaw kumikita ka na ng sa isang araw, bumibenta ka ng malaki, hindi mo talaga ma-appreciate yung mga maliliit na bagay. Diba? Yung mga maliliit na pera lang. Pero kung ikaw, hindi ka pa nakakabenta above dun sa 10,000, 20,000, nandito ka lang sa baba. Kasi marami pong kasari, maliit na sari-sari store owner lang sila na bumibenta lang daw sila 1,000 sa isang araw. So ngayon, pag nakikita nila yung kanilang fina-follow vlogger na nag-share na ay nakakabenta pala ng 10,000, 15,000, basta sasamahan mo ng sipag at tiyaga at magdagdag ka ng mga extra paninda sa tindahan mo. Diba ang paper ka na lang? So ayun guys, no, medyo nagdadatingan na yung bumibili dito sa akin. So final say ko na lang siguro, no. So para sa aking mga kapwa-vlogger, mga viewers, followers, no, maging masaya na lang tayo sa achievement ng bawat isa. Maging thankful tayo sa blessing na mayroon tayo, maliit man yan o malaki. Diba? Kung choice mo na hindi ka mag-share, it's your own choice. Pero hindi mo dapat pagsabihan yung iba kung anong gusto nilang i-share. Dahil lahat tayo may karapatan kung ano ang gusto nating i-share, ibahagi sa ibang tao. Kaya kung alam naman natin na iyon ay makakapag-inspired, makakabigay ng mga tips sa ating kapwa, kababayan. No? So ayun, at saka huwag din tayong mainggit. Huwag din tayong magbasi lang sa browse na makikita mo, panoorin mo. Nang makita mo kung itong tao na to ay nagyayabang ba o nagbibigay ng inspirasyon. Ano be? So yun guys, may pahabol lang ako, no? So dito sa lugar ko, hindi ako natatakot mag-share na kung magkano yung benta ko. Mas natatakot pa nga ako yung malaman ng kakompetensya ko kung magkano lang yung aking benta sa isang araw. Baka pagtawanan lang ako, mas malaki pala sa kanila, no? Pero lakas ng loob ko mag-share sa inyo kasi nga para sa ma-inspired yung aking mga viewers, mga maliliit na sari-sari store na gusto rin humangad na lumaki, parang si ST na nag-umpisa lang sa maliit, ngayon medyo malaki na dahil sa sipag at tiyaga at saka paningkamot na magdagdag ng mga extra income para medyo naman lumaki yung iyong benta. Diba? So ayun lang naman ang gusto kong ipuntuhin na maging masaya tayo sa bawat blessing na dumarating sa atin. Huwag tayong manakit ng kapwa natin. Huwag tayong manira ng kapwa natin. Kung ano sa tingin mo at tama ang ginagawa mo, kung sa tingin mo mali ang ginagawa mo, so it's your own choice. Diba? Kasi ako, choice ko na makapag-inspire, mag-share, maging transparent sa aking mga viewers. Diba? So ayun na lang muna guys. Muli, ito Super Tindera ng Bayan, Rose Jam 11 na nagsasabing no hate, love lang. Love lang tayo, no? Walang hate, no? Walang inggit. Maging masaya, okay? Okay po. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.